is House of Entrepreneur. So only July 16 nag-start yung binary program po natin. So ito po yung i-discuss ko sa inyo. So dito po, dalawa po yung entry package natin. Meron tayong tinatawag na bronze. So yung bronze po is 5,000 pesos. Tapos meron din po tayong silver. Yung silver naman po is 15,000. So ang makukuha din natin dito is 5K na worth of products. Then ito, 15K din na worth of products po yan. So dito po, no, meron tayo rito yung tinatawag na capping of income. Para alam na nyo na po kaagad. So dito po, pag nasa bronze tayo, ang maximum income natin dito is 50,000 pesos. Tapos magre-reactivate na tayo kaagad nung account natin. Para nire-renew natin. Para mas yung compla natin, mas stable po. Dito naman sa silver is 150,000. Yan po yung capping natin. Okay? So, paano natin kikitain yung 50,000 at 150,000? So, ito po yung computation nito. So, yung number one po, meron tayong tinatawag na direct referral. So, yung direct referral, that is 500 pesos. Let's say, this is you. So, binary po tayo, no? Left and right. So, kung nakuha natin dito si A, so, meron tayo 500 pesos. So, pag nakuha natin dito si B, meron tayong 500 pesos. So, we can repair as many as we can. So, yun ba, ni-repair natin si C. So, ang tawag dyan, spillover. So, pamilyar naman po kayo dyan sa binary, no? But still, ikaw ang kikita ng 500. So, ginawa natin si D, meron pa rin tayo rito 500 pesos. Okay? Now, pupunta tayo sa number 2 income, yung pairing income. So, yung pairing income natin, nahahati po yan sa tatlong ano, layer. So, una po, yung 1 to 10 is 3,000 pesos po. Agad. So, at 3,000 pesos. At 3,000 pesos. So, ibig sabihin, kung meron ka ng 1 on the left, 1 on the right, meron ka ng 3K. So, kung meron ka uling 1 on the left, 1 on the right, 3,000 pesos ka agad. So, makikita nyo sa HOE, kahit 5,000 na, napakalaki ka agad doon ng pairing income natin. So, ibig sabihin, kung nakasampu ka, meron ka ng 30,000 pesos. Sa 10 pairs lang po yan, ha? Ngayon, ang susunod sa 10, yung 11 to 20. Pag 11 to 20 po, 4,000 pesos na po yan. So dito is 40,000 pesos po ang kikitain natin yan. So assuming kung ito yung pang 11, 11 pares, may 4,000 pesos tayo dito. So kung nakasampu tayo rito, 40,000 pesos na yan. Ngayon, yung susunod, yung 21 to 36 pairs, that is 5,000 na po yan per pair. So, assuming kung ito yung pang 21, ito yung pang 21, 5,000 na. So, this is 16 pairs. So, ibig sabihin yan, 16 times 5,000, that is 80,000. So, all in all, ito na po yung sinasabi kong 150,000 na maximum. Kung 15, opo, sa silver tayo. Okay? Now, dahil pumasok tayo halimbawa ng 5,000, ang kita ang or bronze, di ba ang kitaan lang po dito is 50,000 maximum. So, ganito po computation yan. Kung bronze tayo, dito ko na lang sulat. Ano? So, kung bronze po tayo, ang computation yan, 1 to 10 at 3,000 is 30,000 na po, di ba? Pero ang maximum income natin dito is 50,000. So, ibig sabihin pala niyan, makalimang pares lang ako, at 4,000 pesos, that is already 20,000. So, all in all, 50,000 na po ito. Di ba? So, ba't ang agandahan nito, 15 pairs lang po, 50,000 ka na kaagad. Nakita niyo po, konting tao lang po. 50,000 ka na kaagad. So, ngayon, the question is, paano ko aabot ng 5,000? Di ba? So, kung nasa bronze lang po tayo, hindi po tayo aabot sa 5,000 per pair. Kasi pag 15 pairs lang, 50,000, we need to reactivate again our account.
So, babalik na naman tayo dito. Yan. Actually, that is part of our safety net. Okay? So, ito po yung mga safety net natin. So, ang safety net po natin, number one is 3 pairs per day. So, ibig sabihin ito, if this is you, kung meron pumasok na tatlo dito, may pumasok na tatlo dito, so, babayaran tayo, depende kung anong, kung bronze, silver, or bronze or silver tayo, at kung nasa 3,000, 4,000, 5,000 ba tayo, sabihin, pwedeng 9,000, pwedeng 12,000, or 15,000. So, depende kung ano yung entry po natin. So, what if may pumasok na 6 on the left, 6 on the right in one day? So, babayaran lang din po tayo ng 3 pairs lang. So, 9, o 12, or 15. Mag-flash out na po yung 3. No retention po tayo. No, as part of the safety net. Then, number 2, for every 5th pair, cycle points po yung nakukuha natin or in the form of gift check. So, this is products. So, makukuha natin. So, yung paper natin, again, depende pa rin yun kung nasa ang level tayo. Halimbawa, kung nandito pa lang tayo sa 3,000, ang gift check natin yan 3,000. Kung nandito tayo sa 4,000, 4,000 or 5,000. Depende kung saan po tayo matatapat dun sa paper natin. Then, number 3, yung atin pong one account policy. Dito po, kagandahan naman sa atin, do one account policy to, at actually, you can have unlimited accounts under your name. So, paano mangyayari yun? So, ito po, pag naka 10 pairs kayo. 10 pairs per account. Okay, paano ba yan? Tingnan lang ha. So, let's say, ito yung re-entry po natin. Yung re-entry natin is optional. Ibig sabihin, kung gusto mong mag-re-entry, pwede. Kung ayaw mo, walang problema. So, let's say, if this is you, assuming nagkaroon ka na ng 10 pairs dito, 11 dito. So, itong account mo na to, pwede na yan mag-re-entry under the same name. Kumbaga, ito yung 001 account mo, dito ka ngayon magre-re-entry sa ilalim ng downlines mo. Ito, wala na to. Nandyan pa rin po yan, ma'am. Hindi nawawala yan. So, dalawa na account mo. Ito na yung 002. Okay. Same name. No? Same name yan. So, nakita nyo, ma'am, ano? Nagpa-downline tayo sa downline natin. So, ganito kaganda ang sistema ni HOE. Pero ito, hindi nakikita. Nakikita pa po yan, ma'am. Okay. Dire-diretso po yan. Wala pong problema yan. So, magiging dalawa na yung account mo. Ibig sabihin, ito ang, kung mag-reactivate ka, another account na yun. Hindi po yun, ma'am. Iba po yung reactivation sa re-entry, which I'm going to explain ko sa inyo. What I'm explaining right now is yung re-entry. So, re-entry meaning, nagdadagdag ka ng bagong account under your name. So, ito na po yung re-entry. Yan. So, ito, dalawa na yan. So, the question is, what if naka-20 dito? Naka-20. So, what if naka-20 dito? Naka-20 ulit. Pwede pa rin ba itong magdagdag ng additional account? Hindi na po. Hello po. So, saan manggagaling yung susunod na account mo? So, dito sa? Hello po. Pangalawang account mo. So, magkakaroon to ng 10? 10. Then, ito, pwede na naman magdagdag na additional account. So, dito yan. Pwede, oo, magre-re-entry ka. So, pwede mong idugtong dito yan. Diba? Pwede mong idugtong dito yan. Ano yung idugtong dito? Hindi sila magaling yan. Hindi, ito po yan, ma'am. Ito yung pangalan niya. So, hindi yung cross-lining kasi ikaw to eh. Diba po? So, kahit saan dito sa linya mo, pwede ka dumugtong. Kasi hindi yung cross-lining. So, unlimited account din naman. Opo, pwede ka. Ito na ngayon yung 003 mo. O ngayon, kung naka-10 na naman to, naka-10. Kung gusto mo naman idugtong dito, ito na yung 004 mo. So, for every 10. So, unlimited to. Oh, okay. Pero ito ba again, this is optional. Kung gusto mo lang magdagdag. Okay po? Now, ito na po yung tinatabi kong reactivation. Ayan. Ito na. Ito, re-entry pa lang. Opo. Ito yung reactivation. Yung reactivation, kasi this is you. Yan din yung pinag-uusapan nating 3 kanina. Ito ngayon si A mo, ito si D.
So, halimbawa, pag umabot ka po ng 50,000, kailangan, bago pa mag 50,000 yan, i-reactivate mo na. So, paano mo i-reactivate yan? Pwede bumili ka ng 5,000 na bronze reactivation package or silver reactivation. Opo. Yan. So, kasi pag bronze lang ang kinuha mo, hanggang 50,000 ka lang lagi. So, hindi mo aabutin yung 5,000. Ngayon, kung nag-silver ka na 15,000, ito ngayon ang computation ng income mo. 10 pairs at 3,000, so 30,000. 10 pairs at 4,000, so 40,000. So, 21 to 36, so this is 16 pairs. At 5,000, so 80,000. So, 150. So, pag nag-reactivate ka, ang tawag na natin dito, yung number 4, yan na yung tinatawag nating redundant cycle. Kasi, babalik tayo uli sa 3,000, 4,000, 5,000. So, may break yung system natin. So, yung company, hindi naloloaded yung payout system niya. So, talaga ang napakatibay ng kompla natin when also comes to the safety net. So, ganito naman yan. Bakit redundant cycle? At the same time, redundant pairing po ito. So, paano yan? Let's say, ikaw nag-reactivate ka regardless whether bronze or silver. Tapos ito, nag-reactivate ito halimbawa ng silver. Tapos ito, nag-reactivate din ng silver. Remember po, ang silver, 1:3 po ang ratio niyan. 1 bronze, 3 silver. Ganun po ang sistema niyan. So dito, so ibig sabihin to, kung silver, ibig sabihin yan, 3 pairs na po yan kaagad. 3 pairs, silver na kaagad yan. Tapos, kung merong isang silver at tatlong bronze, whether re-entry, new entry, or reactivation. So, silver, this is three, 3 pairs po ulit. So, bumabangga po yung reactivation sa reactivation. Bumabangga yung reactivation sa new entry or re-entry. So, ganun po kaganda yung sistema po natin. Okay po? Opo. Yung silver. Ilang may store? Dalawa lang.